What's up mga idol? Welcome po sa aking YouTube channel at JPDC Anime TV. Ang inaman po i-upload ko po ang episode at 121 ng Fairy Tail Season 3 Part 1 po ito mga idol. Sa mga bago nga po pala dyan na hindi pa nga po pala nakapag-subscribe, huwag nyo na lang po kalimutan mag-subscribe. And click nyo na rin po ang notification bell para po update po kayo every time po may bago po tayong video upload. Mga idol, pasensya na po kayo kung medyo hindi po tayo nakapag-upload madalas. May mga inasikaso lamang po kasi mga idol. Sana po maunawaan po ninyo. Babawi na lamang po ako mga idol. Yung shoutout po natin, isa part ko na lamang po siya shoutout mga idol. Para po masimula na po natin ito kaagad. Tara na po, sabay-sabay na po natin itong panoorin. Karapatang magmahal! Hindi ako makapaniwala. Nasa harapan ko na nag-iisang si Zeref. Nananaginip pa ako. Totoo ka ba? Ang mga susi! Ibigay niyo sa akin ang mga susi! Ano to? Hindi ako makakilos. Hindi mo na kailangan ng mga susi. Narito na ako. Gising ako. Siguro nga hindi normal na ako magtanong sa'yo nito. Sabihin mo, ilang buhay na ba ang kinuha mo para mapasayo ang mga susi? Nakakalungkot. Maliban sa katang isip, wala nang kahit na ano ang mga yon. Ano? Anong sinabi mo? Gaya ng narinig mo, isa lang yung katang isip, bunga ng imahinasyon ng mga panatikong tagasunod ng Black Wizard. Ang susi sa muling pagkabuhay ni Zeref. Talaga bang naniniwala ka sa mga lumang kwento na gaya nun? Una sa lahat, hindi nyo na ako kailangan pang buhayin. Ang taong nasa harapan ninyo ngayon ay matagal nang gising. Ibig sabihin hindi ka napatulog? Pero ginamit ko ang kapangyarihan ng mata ko at kitang-kita ko. Na napakahina mo ni hindi mo man lang nagawang talunin ang alagad ko! Dapat nung nakita mo yon, naintindihan mo na. Nung sandaling yon, yun talaga ang totoo kong kapangyarihan. Sa isang digmaan, 400 taon nang nakalipas, nakita ko noon ang hindi mabilang na mga taong namatay. Matapos ko yung makita, bigla na lang dumating ang araw na natutunan kong pahalagahan ang buhay. At doon yun nangyari. Dahil magmula rin nung araw na yon, habang nakikita ko ang totoong halaga ng buhay, mas lalo ring dumarami ang mga kinukuha kong kaluluwa. Para mapigilan ang sarili ko sa pagkuha pa ng maraming kaluluwa, kinailangan kong isantabi ang mga kailangan kong gawin. Malaking sagabal yon para sa akin at sa sarili ko. Ano? Ang ibig mong sabihin, nagkaroon ka ng pagpapahalaga sa buhay ng mga tao? Oo. Yun ang dahilan kaya kahit gustuin ko, hindi ko magamit ang buong lakas ng mahika ko. Marami ring nabago nang mawala ang pagpapahalaga ko sa buhay. Ikaw ang siyang kumalabit ng gatilyo. Ang aknolohiya ang magdadala ng katapusan ng panahon. Dapat niyong malaman na ginising niyo ng maitim niyong ambisyon. Aknolohiya? Anong aknolohiya ang sinasabi mo? Hindi na magtatagal. Tatanggapin mong parusang kamatayan. Sandali! May mga bagay pa akong kailangan itanong sa'yo! Parurusahan ka dahil sa pagtawag mo sa aknolohiya. At higit sa lahat,
kailangan kang parusahan dahil ikaw ang dahilan kung bakit kinalimutan ko ang halaga ng buhay. Magsisi ka na ngayon. Pamilya, talaga bang ikaw? Ako nga. Alam ko naman na darating ang araw na kailangan kong sabihin yun sa'yo. Ang akala ko noon, nasa unang bahagi pa lang ako ng buhay ko. At sa sandaling marating ko ang matinding mundo ng Mahika at makumpleto ko ang Arc of Time, saka pa lang magsisimula ang ikalawa. Naniwala kasi ako na maaari akong makabalik sa nakaraan at mabago ko ang mga nangyari. Yun ang dahilan kaya nagawa kong lahat ng kasamaan kahit na alam kong hindi makatao. Ang ikalawang bahagi ang magiging totoo kong buhay. Ang magiging totoo mong buhay. Kung saan magiging masaya na tayo. Yun ang dahilan ng lahat ng ito. Napagpapanggap lang ang lahat ng ginawa ko. Isa akong halimaw sa tingin ng mga tao, naniwalang makukuha ang kaligayahan sa paggawa ng mas maraming kasalanan. Hindi ko hihilingin na patawarin mo ako. Pero hayaan mong sabihin kong patawad. Alam ko rin, namumuhi ka sa akin at gusto mo kong paslangan. Pero wag na, Meredy. Ako na lang, hindi mo na kailangang dumihan ang mga kamay mo. Magmula ngayon, hindi mo na ako makikita. Alter! Naniniwala akong makikita mo rin ang kaligayahan. Alam kong magiging masaya ka rin, Meredy. Mahal kita, Meredy. Hindi na rin masama na ganito ang naging katapusan. Meredy! Ituloy natin. Mamuhay na magkasama. Sensory Link, naramdaman ko ang kalungkutan at sakit.
na nasa puso mo. Alam ko kung anong pakiramdam. Ultir, ikaw ang nagpalaki sa akin. Hindi na yun magbabago. Ultir, pinapatawad na kita. Narinig mo ba yun? Kaya huwag mo na yung uulitin. Pakiusap, huwag mo na uli akong iiwan, Ultir. Mahal kita. Gusto ko mabuhay kasama ka. Si Master Hades! Si Master, wala na. Ang basurang hindi alam ko anong basura, dapat tinuhulog sa hukay sa kailaliman ng mundo. Dumating na ang Acnolobia. Dito na po nagtatapos ang ating pong part 1 ng ating pong episode ng Fairy Tale. Yung part 2 po natin, pakiabang-abangan na lamang po mga idol. Ayun lamang po, maraming po salamat.